Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po muli sa Tambayang Makabayan. Ito po, mayroon po tayong kukomentuhan. Ito po, kilala po natin ito. Ito po isang naging gabinete o isang press secretary po ni PBBM. At ito po ay nag-resign mga katambay. Ngayon po nag-speech po siya sa nakaraang pong prayer rally po na para kay Pastor Kay Buloy mga katambay. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Trixie Angeles, ang dating press secretary, mga katambay. Pakinggan po natin, komentuhan po natin. At ito ang naaalala ko. Sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Dahil naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin at ang pakiramdam na na biktima ng sariling gobyerno. Wala pa pong hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Mga kurap kayo! At tila may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Ngayon po mga katambay, mahaba pa po yung pre-rally na speech po ni Attorney Trixie Angeles. Totoo po yung sinabi ni Attorney ni dating press secretary. Nakaka-amaze din, ano? Halos 2 buwan lang o wala pang 2 buwan. Siya ay pinag-resign na ng administrasyon ni Pangulong Marcos na wala siyang idea o sinasabi niya kasalanan man lang at siya pinag-resign. At siya naman, hindi na rin siya kumwestiyon dahil sinaalang-alang niya yung mga
yung mga empleyado na nahandun sa ahensya na kanyang inalisan, eh mahigit 100 na empleyado mawalan trabaho. Kaya ginibap niya na lang yung kanyang pagiging press secretary. At alam ni Kamanong, alam na may pakiramdam ako, maraming alam itong si Attorney Trixie Angeles, lalo sa pagpapatakbo ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Maraming alam ito si Attorney Trixie. Kaya mararamdaman nyo yung pahayag niya, yung approach niya sa speech sa prayer rally, di ba? Totoo po eh, nakita niyo po inisa-isa niya, di ba? Ang problema ng bayan, di ba? Lahat nagtataasa, di ba? Transportation, kuryente, tubig, you know? Pagkain, kasama internet, nagtataasan at pati kawalan ng trabaho, inflation, di ba? Ano ang solusyon ng gobyerno? Yung tsa-tsa, babajitan mo, ayuda na 500 billion. Tapos sasabihin sa atin, pagka tayo eh, meron tayo kino-question, walang budget, kulang ang budget ng gobyerno. Pero yung ginagawa nga naman nila sa kamara, ang mga lalaki ng budget na hindi maipaliwanag, yung 500 billion pamimigay mo sa ayuda, plus yung ginagastos nila ro sa chacha o sa PI, di ba? Sa people initiative na yan, yung chacha, di ba? Saka yung mga pondo nila hindi rin maipaliwanag, di ba? Na ginagawa ng Senado, di umano, at ng Kamara, yung mga extraordinary na natuklasan na rin po yan ni SAS, Rogando Sasot, di ba? At yung kilalaki pong pondo ng Pangulo, lalo sa travel, di ba? Yung billion-billion niyang pondo sa loob lang 12 buwan. At yung kanyang extraordinary din na sinasabi natin confidential fund ng Pangulo, ilang billion din, di ba? At yung pondo ng Office of the President, ilang billion, di ba? Pero ang binibigay sa atin ang solusyon ng gobyerno sa sinasabi ni Attorney Trixie, ang solusyon lang ng gobyerno sa atin, at tupagin yung extension ng kanilang mga panunungkulan, di ba? Yung chacha. Yung mga abogado ito, matatalino ito. Alam nila yung mga ginagawa at plano ng mga abogado sa Kamara, lalo ang speaker di umano, yung mga plano nila para humaba ang kanilang mga term ng kanilang panunungkulan sa ating bansa, di ba? Isa sa plano, nakikita nila yan. Lalo to si Attorney Trixie Angeles na dating press secretary ng administrasyong Marcos, di ba? At isa pa, hindi maglalakas loob yan na magsalita kung walang alam yan at walang hawak na ebidensya rin po itong si Attorney Trixie Angeles, di ba? Saka yung inaasahan nga natin, yung unang speech niya, di ba? Yung unang talumpati niya, yung dating naghahanap ng hustisya dahil alam natin ang pamilya Marcos eh noong mga panahon na ang namamahala na ating base eh, mga Aquino, di ba? Hanggang sa anak ng Aquino at parehas ng pinagpahinga. Eh talagang hindi nakakuha ng fair justice ang mga Marcos, di ba? Masyadong noong mga panahon na sila lurak na lurak o luray na luray ang kanilang lahi, ang kanilang iplido, di ba? Lahat ay inaapi sila, di ba? Media, mga kaliwang grupo at pamahalaan noong mga panahon na yun. Kaya lang sila nakabango at bumango sa taga Mindanao, sa mga Duterte, di ba? Naibango ng Duterte ang kanilang iplidong Marcos at nakabalik muli, di ba? Pero sa kabila noon, iginaganti rin nila sa mga Marcos, sa mga Duterte, eh, iba. Talagang pinababagsak. Kaya masasabi ni Kamanong, eh, may unity pa ba? Ang tanong ni Kamanong, may unity pa ba kaya sa ginagawa na ngayon na nangyayari sa mga Duterte? Nagkakaroon pa kaya ng unity, mga katambay? Nakakalungkot lang, di po ba? Sa laki ng problema ng bansa natin. Tapos ang ginagawa ng Kamara, Senado, at ng pamahala natin na panayang biyahe, yung mga problema ng bansa, hindi natutukan, di ba? Ano kaya mangyayari sa bagong Pilipinas natin? Nakita nyo naman po sa prayer rally, ano sabi ng mga kababayan natin? Bagong Pilipinas. Ang taas ng bigas sa bagong Pilipinas, di ba? Ang taas ng bigas sa bagong Pilipinas.
inaano nila eh, di ba? Nako, nakakalungkot lang. Tapos ito, aalis na naman ang Pangulo, di ba? Ang Pangulo, bibiyahin na naman pa Europe. Europe naman siya ngayon. Germany at Czech Republic, I think. Kaya mga katambay. Tapos iiwanan niya yung bansa natin na lugmok sa kahirapan. Aasahan naman, sasabihin ni siguro iniisip ng Pangulo, aba, meron naman ginawa kamara na ayude na 500 billion na ipamimigay ng kamara, ng Kongreso. Di ba? Na hindi rin maipaliwanag kung paano nailabas yun o paano nila ipinondo yun, yung laking pera na yun, na ipamimigay lang. Di ba? Ang talong ni Kamano, kahit ipamigay mo yun, yung 500 billion na yun, ganun pa rin ang sumay. Mataas ang kuryente, ang tubig, di ba? Ang transportation, ang pagkain, di ba? Ano ba matataas? Di ba? Yung inflation, ang taas. Walang trabaho, di ba? Nonsense din. Sandali lang yun. Bigyan ka 500,000, 1,000. Ganun pa rin. Mahirap pa rin ang mga Pilipino. Hindi pa rin na makaka-recover sa taas ng bilihin, di ba? Kaya, ano kaya ang mangyayari sa bagong Pilipinas natin, mga katambay? At itong pray rally na ginagawa po at kaisa na rin si Attorney Trixie si Angeles, palaki po ng palaki, mga katambay. At ilang araw na po nilang ginagawa yan. Kaya, pero sa kabila nun, hindi sila iniintindi ng pamahalaan. Hindi po sila iniintindi ng ating Pangulo dahil ang ating Pangulo wala naman sa Pilipinas ang isip dahil ito pong weekends na darating o Lunes, aalis na naman siya. Kaya hindi niya iniintindi yung mga rally na yan. Dahil lagi naman siyang wala sa Pilipinas. Di po ba? Bakit niya intindihin yan? Di ba? Ang dami pang problema. Di ba? Yung mga ahensya, lalo ng NFA. Di ba? Ang laki ng corruption na issue dyan. Di ba? Sa bigas na imbis na Pilipino ang kakain ng bigas at makabili man lang ng mura-mura, ibinibenta pa sa mga negosyante, di ba? Issue yun, di ba? Isang corruption yun. Pero, ewan natin, ang Pangulo natin, hindi natin alam ang kanyang idea dahil ang tinututukan ng ating Pangulo, biyahe sa makahingkayat ng mga mag-iimbes sa ating bansa. Pero yung bansa natin, ayaw mo nang tutukan para hindi naman nakakahiya sa mga banyaga na naghihingkaya tayo ng mga magninegosyo sa ating bansa. Pero yung bansa natin, taghirap. Di ba? Nagtataasan lahat. Kuryente, tubig, di ba? Pagkain, transportation, di ba? Saan laki na inflation. Ay, nako mga tambay. Ayan po, mga tambay, ang komento ni Kamanong sa sinabi ni dating Press Secretary Trixie Angeles sa prayer meeting na naganap nitong nakaraang araw. At sang-ayon po si Kamano sa lahat ng sinabi ni Attorney Trixie Angeles, mga tambay. Muli po si Kamano po, nagpapaalam po muli. At siyempre, mahalin natin ating bansa. Siyempre, mahalin natin. Ipaglaban natin. Tiis-tiis lang. May pag-asa pang makabangon tayo muli, mga tambay. Paalam. Bye-bye.